Sa ating mga Pinoy, ang Pasko ang pinakamasayang araw ng taon. Kapag sumapit na ang Bermonths, ay nag-uumpisa na tayong mag-countdown to Christmas at nagbabatian ng maligayang Pasko. Isa sa mga pinakamahalagang selebrasyon natin ang espesyal na araw na ito dahil ito ang kapanganakan ni Jesus. At nagsasama-sama ang buong pamilya at mga kaibigan dahil dito. Ngunit paano kung sa bawat pagsapit ng Pasko ay mapapait na alaala lamang ang iyong naiisip? Magandang araw mga kabarangay, ako po ang inyong Papa Dudot. Tayo ay magsamang muli para sa isa na naman pong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong paboritong numero unong programa. At pilit na tinutularan ang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, December 1, 2012. Maaga akong nagising kahit na walang trabaho dahil Sabado. Ganun naman ako talaga lagi eh. Nasanay na kasi na maaga din ako kapag weekday. Pumunta ako sa kusina at tinignan ng ref para malaman kung anong aalmusalin ko. Sa huli ay naisip kong magkape na lamang at sliced bread na may palamang keso. Dinala ko ang pagkain sa muntikong veranda at doon ay pinagmasda ng mga dumadaang tao habang humihigop ng mainit na kape. Tahimik pa lang kahit na alas 7 na at medyo mainit na rin ang sikat ng araw. Pero biglang may bumasag sa katahimikang ine-enjoy ko pa lamang. Biglang nang bulahaw ang malakas na radyo ng kapitbahay namin at ang unang nota pa lang ay alam ko ng Christmas in Our Hearts ang pinapatugtog. Dati paborito kong Christmas song yon. May kasete pa nga ako ng Christmas album ni Jose Marichan pero sa umagang yun ay parabang hindi ko matagalan ng malakas na tugtog. Gusto kong iba to ang kinakain kong tinapay sa kapitbahay na kay aga-aga nang ineestorbo ang mga tao. Pumasok na lang ako sa bahay at sinara ang pinto at ang bintana pero dinig na dinig ko pa rin ang kanta kahit na gano'n ang ginawa ko. Naisipan ko na lamang na bumalik ng kwarto ko para mahiga ulit at magtakip ng unan sa ulo para mabawasan ang ingay. Magpapasko na naman, traffic, gastos, reunion at kung ano-ano pang ayaw kong abalahin. Magpapasko na naman at maaalala ko na namang muli ang mga nangyari noon. Isang magandang araw sa iyo Papa Dudot at sa mga kabarangay na tulad ko ay fan talaga ng Barangay Love Stories. Ako si Christine, 30 years old, single at mag-isa sa buhay. Ang pamilya ko, lahat sila ay nag-migrate na sa States 5 years ago. At ako na lang ang naiwan dahil nagka-problema sa petisyon sa akin. Sinasabi ng mga magulang ko noon na pwede pa naman, kaunting hintay lang pero para bang na-discourage na ako kaya mas pinili kong magpaiwan na lamang sa Pilipinas. Kaya sanay na rin ako na magpasko ng mabuhay ng mag-isa. Magpasko ng malayo sa pamilya. Hindi na rin ako masyadong nag-aabala sa dekorasyon. Bukod sa maliit kong Christmas tree na dinedekorasyon ko ng mga doll na Santa Claus at ponsensya, pero nagbago ang pagtingin ko sa Pasko noong 2008 nang magpunta ako sa isang Christmas party ng kaibigan ko. Si Jen ang isa sa mga best friend ko mula sa high school. Matchika siya, mahilig lumabas at makipaghalubilo, samantalang ako ay medyo mahiyain at mahinhin. Kaya din siguro nagkasundo ang mga ugali namin at tumagal ang aming pagkakaibigan. Inaya niya akong pumunta sa isang Christmas party na siya raw ang mag-organize sa bahay niya. Wala lang daw, feel lang niyang magkaroon ng celebration para sa mga kaibigan niya at magsilbi na rin itong birthday party dahil December 23 ang kaarawan niya. Basta huwag ka mawawala Christine ha, masaya yon at saka gusto ko andun ka. Hi Jen, ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. Nakakahiya. Kaya no ang sagot ko. Ayoko. Sabi ko sa kanya. Bakit ka naman mahihiya? Andun yung mga friends natin. Isa pa, baka ito ng pagkakataon mong makakilala ng new friends. Ng boyfriend. Sa bandang dulo ay tila ba kumukulot ang boses ni Jen. Lalo na sa salitang boyfriend. Nakakatawa ka talaga. Sige na nga, pupunta na ako. Umuo na lang ako para tumigil na ang pangungulit ni Jen sa akin. Yehey, sige ha, aasahan kita ron ha. Lagot ka sa akin pag hindi ka nagpakita. December 20, 2009, nagpunta ako sa party ni Jen. Medyo marami siyang mga bisita. Siguro mga 60 people.
Buti na lang at medyo malaki ang garden sa bahay niya kaya nagkasya ang lahat ng yon. Alas 8 nung dumating ako at mukhang bibong-bibo na ang lahat. Malakas ang tugtog at marami ng mga nagiinuman at kumakain. At buhay na buhay ang kasiyahan. Nakita ko si Jen kaya agad akong nagpakita sa kanya. Ang bala ko kasi ay hindi ako masyado magtatagal kaya kailangan ko lang ay makita niyang nandun ako para hindi siya magtampo. I'm so happy nandito ka! Sigaw niya nang makita ako sa bayakap. Naamoy ko ang magkahalong pabango at alak sa kanya. Mukhang kani-kanina pang nagumpisang pumarty si Jen. Kumain ka lang dyan ha, daming food at saka drinks. Nandun yung mga barkada sa banda ron oh. Sabi niya sa akin habang tinuturo kung saang banda ng garden yung iba naming mga friends. Wow, ang dami mong bisita ha. Sige, ako nang bahala, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Okay Christine, enjoy. Sabi niya bago siya pumunta sa iba pang bisita para asikasuhin. Naglalakad na ako papunta doon sa mga kaibigan namin nang biglang may nakabangga sa akin. Parang pader na bigla na lang humarang. Aray! Sigaw ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Miss, sorry ha. Naku, pasensya ka na talaga. Sabi ng isang lalaki. Medyo nahilo ako sa lakas ng pagkakabangga ko kaya hindi ko pa makita kung sino ang kausap ko. Upo ka muna, sabi ng boses. Sumunod naman ako sa sofa kasi nga nahihirapan akong i-focus ang tingin ko. Noong maglinaw na ang paningin ko ay isang malaking lalaki ang aking nakita na nakatingin din sa akin. Obvious sa mukha niya ang pag-aalala sa nangyari. Miss, okay ka lang? Pasensya na ha, hindi ko napansin na nandun ka pala kaya ayun, nagkabanggaan tayo. Medyo nahilo lang ako eh, pero okay na ako, sabi ko sa kanya. Noong tatayo na ako ay inakay pa niya ako. I'm okay. Huwag mo na akong alalahanin pa. Noong mas luminaw pa ang paningin ko ay nakita ko ang magagandang mga mata ng lalaking nakadisgrasya sa akin. At naisip kong may mga aksidente rin palang magandang mangyari. Ako nga pala si Art. Ikukuha kita ng inumin. Ano nga palang pangalan mo? Christine, huwag ka na mag-alala, nakakahiya. Ano ka ba? Ako nga ang nahihiya dahil muntik na kitang ma-knockout kanina sa lakas ng pagkakabangga natin eh. Sige na, hayaan mo na akong bumawi. Hindi na rin ako nakatanggi pa sa gwapong lalaking gustong magsilbi sa akin. O sige, dito ka lang ha. Bumalik si Art na may dalang soft drinks at may pagkain pa. Grabe ka Art ha, para akong may assistant ngayon ha. Biro ko sa kanya. No problem, makabawi lang ako sa'yo. Sumubo si Art ng barbecue at napakasarap niyang kumain. Nakakagutom ka namang kumain. Natawa si Art sa akin at binigyan din niya ako ng isang steak ng barbecue. O ayan, kumain ka. Heto, ang dami ko pang kinuha. Pansit, tinapay, fried chicken. Mukha ba akong gutom? Ang dami mong kinuhang food ah. Pabiro kong tanong kay Art. Natuwa ulit si Art sa sinabi ko. Alam mo, ayos ka rin humirit ano? Akala ko kasi noong una eh masungit ka. Pero siguro nahihilo ka lang sa pagkakabangga natin. Ganon? Mukha akong masungit? Kaunti lang naman eh, sagot ni Art. Eh ikaw naman kaya mukha kang brusko. Ang laki kasi ng mga muscles mo eh. Tawahan ng kami pareho. Sorry na, adik lang kasi ako sa gym eh. Pag walang magawa ayon, nandun ako. Yun ang naging umpisa ng pag-uusap namin ni Art. Para na kaming matagal na magkakilala dahil nabibiro na naman namin ang isa't isa ng ganun-ganun lang. Hindi naman kami nagkakapikunan kaya ayos lang. Masaya nga siyang kausap eh. Siya na rin ang naging parang alalay ko dahil kapag may kailangan ako, pagkain, inumin o kahit na ano, siyang kumukuha para sa akin. Promise, ako ang waiter mo ngayon. Sabi pa niya sa akin. Hindi mo na kailangan tumayo o magpakapagod pa ma'am, banggit niya. Kaya naman pakiramdam ko ay para kong prinsesa na pinagsisilbihan. Nalaman ko na kaibigan pala ni Art ang kapatid ni Jen at matagal na niyang kilala ang pamilya nila. Inusisa rin niya kung paano kami naging magkaibigan ni Jen at kinuwento ko naman sa kanya.
Sa kakakwentuhan namin ay halos hindi ko napansin na tumutunog pala ang cellphone ko. Sa'yo yata yung tumutunog na phone, oh, pansin ni Art. Ay oo nga, sandali lang ha. Tinignan ko ang telepono ko at doon ko nakitang marami na palang texts ang mga kabarkada kong nasa party din. Ang akala nila, hindi ako nagpunta ng party dahil hindi nila ako nakikita. Masyado kasi ako natuwa kay Art at nakalimutan kong batiin muna sila. Mga kaibigan ko, kanina pa pala nila akong hinahanap eh. Ah, ganun ba? Hindi ako sigurado pero parang may bakas ng panghihinayang sa boses niya. O sige, puntahan mo muna sila. Baka namimiss ka na nila. Pahabol niyang biro. Nice to meet you, Christine. Pagkatapos nun ay bumalik na rin siya sa mga kaibigan niya. Ang bilis ng pagpapaalam niya at hindi ko man lang nahingi ang number niya. Hindi kaya nabagot siyang kausap ako kaya ganun na lang ang pag-alis niya. Mukha namang nag-enjoy siya. Baka naman iniisip niyang nagpapalusot lang ako at kunwari lang ang sinasabi kong hinahanap na ako ng friends ko. Hindi ko na lang iniisip yon at pinuntahan ko na lang ang mga kaibigan kong nag-aabang sa akin. Pero buong gabi ay napaka-distracted ko. Lagi ko na lang hinahanap si Art. Naliligaw ang atensyon ko at mata ko sa garden at sa loob ng bahay. Sa pagbabaka sakaling nasa malapit lang siya. Christine, parang wala ka sa sarili mo ah. Puna ng isang kaibigan. Ha? Hindi ah. Hinahanap ko lang si Jen. Pilit kong pinagtakpan ang dahilan kung bakit parang lumilipad ang utak ko. Pilit kong ginising ang sarili ko sa katotohanan. Isa lang siyang lalaking nakilala ko sa party. Friendly siya at gentleman kaya niya ako sinamahan. Hindi ibig sabihin noon ay may gusto na siya sa akin. Sabi ko sa aking sarili. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin maiwasang maisip si Art at ang masaya naming kwentuhan. Sana man lang magkaroon kami ng pagkakataong maging magkaibigan. Sa pagising ko noong sumunod na araw ay naisip ko pa rin si Art. Hindi ko alam kung bakit ganoon ako kaapektado sa pagkakakilala ko sa kanya pero ang lakas talaga ng impact niya sa akin. Nakahiga lang ako sa kama. Nai-imagine ko ang itsura niya, ang pananalita niya, ang tawa niya. Sayang. Pero ganun talaga siguro sa buhay. Hindi lahat ng gusto natin nangyayari. At yon ang realidad. Inisip kong tanungin si Jen tungkol kay Art pero masyado akong nahihiya dahil hindi ko pa nagagawa yon. Kung sakaling gumawa ako ng hakbang ay mahahalata ni Jen na may gusto ako kay Art. Iniisip ko na lang na baliwalain ang nararamdaman ko dahil nagbabaka sakali akong makalimot pagkatapos ng ilang araw. Malay ko ba, baka bukas lang makalawa eh, hindi ko na siya maisip. Pero lumipas ang isang linggo, Papa Dudot. Dalawa, tatlong linggo pero hindi ko pa rin siya makalimutan. Si Art. Minsan nga sa opisina habang nagtitimpla ako ng kape, ay hindi ko namamalayan na napapalakas na pala ang paghalo ko at tumatansik na sa table ko. Christine, dahan-dahan lang, sabi ng office mate kong si Annie. Okay ka lang ba? Ngayon lang kita nakitang ganyan na. Baka naman may problema ka. Ay wala naman. May iniisip lang kasi ako eh. Hindi ko napapansin yung ginagawa ko. Nahihiya akong sagot. Sigurado ka ha? Paniguro niya sa akin habang tinutulungan akong magpunas ng table ko. Oo, sure ako. Sabay ngiti para hindi mahalata ang pagkahiya ko. Noong patulog na ako kinabukasan ay si Art pa rin ang nasa isip ko. Ano ba tong nangyayari sa akin? Para naman akong ewan oh. Never pa akong nagkaganon sa isang lalaki. Yung tipong kahit na hindi mo naman masyadong nakilala ay hindi mo makalimutan. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na kapag hindi ko pa siya nakalimutan bukas, lalo akong gagawa ng paraan para lang hindi na siya pumasok sa isipan ko. Kinabukasan ay nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Nakalimutan ko kasing isilent. Isang number lang ang nakita ko. Ibig sabihin ay wala sa phone book ko ang numerong yon. Tinignan ko kaagad ang mensahe at ito ang sabi. Hello Christine, si Art ito, remember me?
Nakuha ko yung number mo kay Jen. Sana okay ka lang. Have a good day. Nagulat ako sa nabasa ko at akala ko nga ay nananaginip lang ako. Mula sa pagkakahiga ay napaupo ako kaagad at agad na nag-isip ng i-reply sa kanya. Nakailang beses akong magbura ng message kasi baka isipin niyang masyado akong excited. Ayaw ko naman na maniwala siyang sabik na sabik akong mag-reply kaya naligo muna ako at nagbihes para medyo lumipas ang oras at maghintay siya ng sagot ko. Habang nasa shower ako ay nakaisip na ako ng sasabihin ko sa kanya. Pagkabihis ay dinampot ko na ang cellphone ko at nag-umpisa nang mag-type. Hi Art! Yes, I remember you. Ikaw yung nakabangga sa akin, di ba? Nilagyan ko ng smile. Have a good day din. Naisip ko sa sarili ko na ayan, okay na yan. Hindi masyadong halata na masaya ako at nag-text siya. Pero habang inaabangan ko ang sagot ni Art ay kinakabahan ako. Paano kung hindi na siya mag-reply kasi sabi ko ay have a good day. Sana pala, hindi ko na muna sinabi yon. Pero bago pa ako makapanghinayang ng todo ay nag-reply agad si Art. Salamat nga pala, kung hindi ka busy mamaya eh magkita naman tayo. Treat kita, coffee. Grabe akong kinilig, Papa Dudot. Alam mo yung pakiramdam sa tiyan kapag sumasakay ng roller coaster. Ganon ang feeling ko nang makita kong inaaya niya akong mag-date. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago mag-reply para hindi naman niya sabihing atat ako. Okay, no problem. Sabihin mo lang sa akin kung anong oras at saan ha. Nagpalitan pa kami ng ilang text para magkasundo ng detalye. Nung naghahanda na ako para sa date namin ay sobrang excited ako makakabarangay. Hindi ko maalala kung kailan at ang huling pagkakataong nakaramdam ako ng ganon. Sinigurado ko munang maganda ako, pero hindi sobrang-sobrang makeup. Para hindi naman siya magsabing masyado akong naganda sa date. Nagsimpleng dress lang ako na light yellow at flats at tinali ko ang mahaba kong buhok. Sa wakas ay makikita ko na siyang muli. Pagkatapos naming magkasama sa Christmas party, sa wakas ay magkikita na muli kami ni Art. Nagpa-late pa ako ng kaunti sa coffee shop. Pagdating ko ay nakaupo na doon si Art at ang tingin ko ay lalo pa siyang gumagwapo. Magmula noong huli naming pagkikita, kumusta? Pagbati ko sa kanya. Christine! Wow! Hindi ka nagbago ha, pretty ka pa rin. Ikaw naman, nambola agad. Okay na, hindi na kailangan kasi hindi mo naman ako nabangga ngayon eh. Natawa si Art sa biro ko. Tignan mo, ganun ka pa rin pala biro. Nga pala, binili na kita ng kape at cake. Sana magustuhan mo yung pinili ko. Sa loob-loob ko ay naisip kong kahit na ano ang piliin mo Art ay magugustuhan ko. Habang nagkwekwentuhan kami ay mas lalo kong napagmasdan ang mukha ni Art. May pagkasingkit siya ng kaunti, manipis ang labi niya at ang ilong niya ay hindi masyadong matangos. Malaki pa rin ang muscle niya kagaya ng dati at ang kulay ng balat niya ay mas dark kaysa moreno. At bagay naman sa kanya. Sana ay hindi niya mahalatang tinitignan ko siya. Minsan nga iniiwas ko na ang tingin ko sa takot na baka mahalata niyang gusto ko siya. Inabot na kami ng 3 oras sa kakakwentuhan at as usual ay napuno ng biruan at tawanan ang usapan. Ang gaan talaga kasama ni Art at mukhang nag-i-enjoy din naman siya na kasama ako. Kaya noong nagpaalam ako na uuwi na ay pinigilan pa niya ako. O maaga pa, bakit uuwi ka na? Kasi may bibilin pa ako para sa bahay eh. Alam mo naman, mag-isa lang ako kaya ako kumikilos ng lahat. O sige na nga, sabi niya. Magkita na lang tayo ulit ha. Promise mo yan sa akin. Sige, ayusin natin para magtagpo ang schedule natin. Medyo nagpa-hard to get pa ako kasi alam kong karamihan ng mga lalaki ay ayaw kapag masyadong madaling makuha ang babae. Pero at the same time, nagpakita rin ako ng interest para naman hindi siya ma-discourage. Pagka-uwi ko pa lang sa bahay ay may 3 message na akong galing lahat kay Art. E-text ko raw siya pag uwi ko. Mag-ingat daw ako. At saka nag-enjoy daw siya sa date namin. Excited na rin daw siya na magkita muli kami. Grabe ang pakiramdam ko noon mga kabarangay. Parang gusto kong tumili sa sobrang tuwa at kilig. Nung isang araw lang ay iniisip ko si Art at kung paano siya susubukang kalimutan. Pero ngayon ay heto na siya. Kakikita lang namin at tinetext pa ako.
Natulog ako noong gabing iyon na nananaginip at walang ibang bida sa dreams ko kundi si Art at ang masaya naming pag-uusap. Isang umaga ay bigla akong nakatanggap ng tawag galing kay Jen, ang naging tulay para sa pagkakakilala namin ni Art. Hello Jen, naku ang dami kong ikukwento sa'yo. Nag-text na sa akin si Art at nag-date kami. Oh, kumusta naman? Tingin ko magkasundo talaga ang mga personality namin dahil hindi kami nagkakahiyaan kahit na from the very start pa lang. Good, sagot ni Jen. Maganda yan, tanggap mo na ang lahat tungkol sa kanya. Sa sinabing niyang yon ay medyo naaguluhan ako. Anong ibig mong sabihin paglilinaw ko? Yung tungkol sa past ni Art. Past? Punong-puno ng question mark ang isipan ko sa nabanggit na yun ni Jen. Ay hala, hindi pa yata niya na ikikwento sa'yo patay. Bigla akong kinabahan dahil hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Jen sa sinasabi niyang nakaraan ni Art. Isa ba itong malaking sekreto na maaaring makaapekto sa pagtingin ko sa kanya? Pilit kong kinalma ang sarili ko. Jen naman oh, nakakaisang date pa lang kami kaya sigurado ako na hindi pa niya na ikikwento yun. Baka naman masyadong personal. Pero ngayon na nabanggit mo na, sabihin mo na sa akin yon kung ano yan. Malalaman ko rin naman, diba? Natahimik si Jen pero sumagot din siya. Huwag mo lang sasabihin kay Art na alam mo na ha. Nagaling sa akin to pag nagkabukingan na nadiskobre mo ang tungkol sa nangyari sa kanya noon. Tumango na lang ako at inumpisahan na ni Jen ang kwento. Dati ay na-inlove si Art sa anak ng isang kagawad sa kanila. Si Darling, magkababata sila kaya naging natural na maging magkaibigan sila. Hindi na nagulat ang mga tao sa paligid nila na naging sila noong tumungtong sila ng kolehiyo. Pero ang problema, kahit na mabait at sobrang sipag ni Art ay tutol pa rin ang pamilya ni Darling sa kanya. Naipagkasundo na raw kasi itong ikasal sa anak ng isang mayamang Chinese businessman. Alam mo ba ang usap-usapan pa ngayon? Napambayad utang lang daw si Darling kaya ito ipinangako doon sa mayamang pamilya. Pero hindi sila nagpatinag ni Art at naisipan nilang magtanan. Wala naman muna silang balak magpamilya basta ang gusto lang nila ay magkasama sila ng walang hadlang sa kanilang buhay. Pero ang malas lang kasi nila, naabunti si Darling. Wala pang 2 buwan magmula noong magtanan sila. Sa puntong ito ay inistorbo ko muna ang pagkukwento ni Jen sa akin. Teka lang ah, may anak na si Art? Yan ba ang sinasabi mong may past niya na dapat kong malaman? Sandali lang Christine, darating din tayo dyan sa part na yan, okay? At nagpatuloy na siyang muli sa kwento niya. Noong nabuntis si Darling ay inakala nilang lalambot ang puso ng kanilang pamilya pero isang malaking pagkakamali pala iyon. Noong lumapit sila sa pamilya ni Darling when she was 4 months pregnant, kararating pa lang niya doon ay sa may pintuan ay halos kalad ka rin na siya ng mga magulang niya palabas. Hindi pa man nila nasasabi ang dahilan kung bakit nandun sila ay napagbuhatan na ng kamay si Darling ng ama niya. At walang nagawa si Art para pigilan ang nanggigit-git na galit nito. Maging siya ay nabugbog din sa pagproprotekta niya kay Darling. Habang paalis sila sa bahay na yon ay napansin nila na may manipis na linya ng dugo sa binti ni Darling na dumadaloy. Kaya nabalot sila ng takot at taranta na hindi nila naramdaman kailanman. Dahil doon ay nagmadali ang magkasintahan na pumunta sa ospital para maagapan ng kung anong panganib na kinakalagyan ng kanilang hindi pa naisisilang na anak. Yun nga lang, sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang anak. Halos ikabaliw yun ni Darling. Dahil naging inspirasyon niya para magpatuloy sa buhay ang batang kanyang dinadala. Si Art naman, kahit na lubos na nasaktan ay pilit na nagpakatatag para maging sandigan ni Darling sa matinding pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Wala na kasi silang ibang maasahan sa panahon na nalugmok sila, kundi ang mga sarili nila. Hindi ko alam papadudod kung ano ang dapat kong maramdaman sa kwentong yon ni Jen. Ibang klase pala ang hirap na napagdaanan ni Art sa kanyang relasyon kay Darling.
Ang akala ko ay yon ang wakas ng kwento pero may karugtong pa pala ito at nagpatuloy pa si Jen sa kanyang pagsasalaysay. Parang nawala sa sarili si Darling sa mga nangyari sa kanila pero hindi siya iniwan ni Art hanggang sa makarecover siya kahit papaano. Ang akala ni Art ay magpapatuloy ang kanilang buhay at magkakaroon ng bagong simula pagkatapos ng matinding unos na naranasan nila pero nagkamali siya. Hindi na lubusang naging maayos si Darling magmula noong makunan siya. Naging sobrang possessive na kay Art at dumating sa puntong sinusundan pa niya ito kahit saan pa magpunta. Sinusugod ni Darling ang kahit na sinumang babae na inaakala niyang kalaguyo ni Art. Bagay na nagdulot ng matinding problema para sa kanya, sa trabaho at pati sa mga kaibigan. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Art na makipaghiwalay na kay Darling. Yun nga lang ay halos maglupasay na at nawala na yata sa katinuan si babae sa desisyon ng kanyang boyfriend. May hawak pa itong kutsilyo habang hinaharang si Art sa pintuan para hindi makalabas. Kaya naman napilitan si Art na gumamit ng pwersa para agawin ang patalim. Sa kagustuhan niyang makaalis ay nagamitan niya ng lakas si Darling at nasampal ito dahil ibang klase ng kanyang pagwawala. Mapigilan lang si Art. Parang kwento sa pelikula ang natuklasan kong katotohanan tungkol kay Art. Pero hindi ito takilya kung di totoong buhay. Sa mga sumunod na araw ay patuloy pa rin kaming nagtitext ni Art pero hindi ko binanggit sa kanya ang nalaman ko tungkol sa kanyang past. Hinahayaan ko lang siya na magsabi sa akin sa panahon kung kailan handa na siya. Hindi naman ako naapektuhan sa akin nalaman dahil alam kong lahat ng tao ay may kanya-kanyang napagdaraanan at hindi lahat ng mga nagiging karanasan natin ay masaya. Ayokong husgahan si Art base sa kanyang past dahil sa tingin ko, mabuti naman siya sa akin. December 16, 2010, unang araw ng simbang gabi. Halos isang taon na ang nakalipas magmula ng una kaming nagkakilala ni Art at naging malalim na ang friendship namin sa paglipas ng kaunting panahon na yon. Tama nga ang naging desisyon ko na hayaan ko na lang si Art na magkwento sa akin tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil ginawa din naman niya ang mag-share ng kanyang napagdaanan sa buhay at ganun din ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nga ba ganun pero ito na yata ang pakiramdam ng makahanap ka ng soulmate mo. Yung taong nakakaintindi sa'yo at kahit kailan ay hindi ka matatakot na magkwento tungkol sa kahit na anong bagay. Never pa kaming nag-away sa loob ng 1 year ng aming deep and special friendship dahil hindi naman ako OA at super sensitive kagaya ng ibang babae dyan. At si Art ay napaka-relax lang niya. Dahil dito ay madalas kaming magkasama at mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa. Nag-usap kami na this year ay kukumpletuhin namin ang simbang gabi ng magkasama. Para hindi kami tamarin na gumising ng maaga kaya noong madaling araw ng December 16th. Ay nakaabang na agad si Art sa gate ng bahay. Nakabihis na at ready. Good morning! Masigla niyang bate kahit na madaling araw pa lamang. Madilim at maginaw sa labas. Wow, antindi mo ha? Mukhang gising na gising ka na, sabi ko sa kanya. Ako naman ay antok pa, nagkukusot ng mata at ng lalamig. Akala ko nga hindi ako aabot kasi late na ako nagising eh. Hindi na lang ako naligo pero don't worry ha. Hindi naman ako mabaho. Sabay taas niya ng kilikili para ipaamoy sa akin. Yak, ano ka ba? Sabi ko kay Art. Halika na nga. Pagkatapos naman ng misa ay inaya niya ako na kumain. Halika Christine, bili tayo ng puto bumbong at bibingka para almusal natin sa inyo. Sige, libre kita. Sagot ko sa kanya. Medyo naglaho na ang antok ko dahil sa nakita ko ng pagsikat ng araw. Dala-dala ang mainit na bibingka at puto bumbong. Naglakad na kami pabalik sa bahay at pagkarating ay pinagtimpla ko naman siya ng kape habang si Art ay inilagay na sa plato ang mga pagkain. Merry Christmas! Sabi niya habang may hawak na tinidor na sa dulo ay nakatusok ang piraso ng bibingka. Aktong sinusubuan niya ako at sinasakyan ko naman ang trip niya. Ganun lang kasi talaga si Art. Simple at masayang kasama. Kaya hindi ako nagsasawa sa kanya. Habang inuubos na namin ang mainit na kape ay biglang may naitanong sa akin si Art
na nagpasimula ng isang pag-uusap na hanggang sa araw na ito ay umaalingaw-ngaw pa sa utak ko. Christine, kapag nakumpleto natin ang simbang gabi, hindi ba pwedeng mag-wish? Oo, yun ang paniwala ng mga matatanda eh. Ano naman ngayon? Ikaw, anong wish mo? Tanong ni Art habang seryoso ang mukha niya. Siguro good health para sa akin at saka sa pamilya ko. Hindi kasi nabibili yun ng pera eh. At saka medyo may edad na rin ang parents ko. Eh ikaw ba? Anong wish mo? Inilapag ni Art ang tasa ng kape sa platito at kita ko sa mukha niya ang pag-iisip ng malalim. Isa lang naman ang gusto kong wish eh. At alam kong ikaw ang makakatupad nito. Ako? Naku ha, baka kung anong mamahaling bagay naman yung gusto mo, wala akong budget. Natatawa akong biro sa kanya. Pero biglang hinawakan ni Art ang pisngi ko at hinaplos ito habang nakatitig ng malalim sa aking mga mata nang punong-puno ng magkahalong gulat at takot. Ano to? Anong nangyayari? Yun ang sabi ng nangungusap kong mga mata. Isa lang ang hiling ko, Christine. At ikaw yun. Hindi ko pa rin maisip ang pinupunto ni Art kaya naiilang akong sumagot. Andito naman ako ah. Hindi ako mawawala. Ano bang klaseng Christmas wish yan? Gusto kong patawanin si Art pero hindi siyang ngumiti. Kita ko lang sa mga mata niya ang seryoso, ang pagiging seryoso sa kanyang sinasabi. Ikaw ang gusto ko. Ang gusto kong maging girlfriend. Hindi ko malaman kung paano ako sasagot sa sinabing yun ni Art. Oo, matagal na akong may pagtingin sa kanya pero dahil sa sobrang kontento na ako sa relasyon naming bilang friends, ay hindi ko naisip na darating kami sa puntong yon. Art, mabait ka, sweet, masayang kasama, alam mo naman na... Shhh! Sabi niya, sabay lapat ng kanyang daliri sa bibig ko. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Basta ipangako mo lang na kapag naramdaman mong ready ka na natanggapin ako sa buhay mo bilang boyfriend, sabihin mo sa akin, ayokong ma-pressure ka. Basta pakiramdaman mo lang ang puso mo. Sa mga sumunod na araw ay tinatanong ko ang aking sarili. Ano nga ba ang sinasabi ng puso ko? Bakit nga ba kinakabahan pa ako sa mga nangyari sa amin ni Art? Dahil ba may alinlangan akong masira ang aming pagkakaibigan na napakahalaga sa aming pareho? Wala na dapat takot sa damdamin ko dahil kilala namin ang isa't isa kung tutuusin. Siya ang lalaking matagal ko nang hinihintay sa buhay ko para maging kompleto ang kaligayahan ko. At ang buhay ay isang malaking sugal. Kailangan maging matapang sa paggawa ng mga desisyon. Maaring masaktan ka pero papaano ka naman liligaya kung lagi kang takot, hindi ba? Yan ang laging sinasabi sa akin ng papa ko, lalo na nung nag-aaral pa lamang akong sumakay ng bike. Magkakaroon ka ng sugat, pero yun lang ang paraan mo para matuto, anak. Kung sa takot mo ay hindi mo man lang sasakyan ng bisikleta, ay talagang hindi mo mapupuntahan ng kahit na anong lugar gamit ang bike. Nung huling araw ng simbang gabi ay pareho kaming excited ni Art dahil sa wakas ay nabuo na namin yon. Apir, sabi ni Art kaya hinampas ko naman ang kamay ko sa kamay niya. Habang naglalakad kami ay napansin kong tahimik na noong papalapit na sa bahay ko. Natatanaw ko na ang langit na papunta sa kulay pula at orange dahil pasikat na ang araw. Napakaganda at lalong gumanda pa ang lahat dahil nasa tabi ko si Art. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isipan ko pero sadyang nadala lang siguro ako ng aking emosyon. Kinuha ko ang kamay niya at hinawakan ko ito noong nasa gate na kami ng aming bahay. Kita ko sa mukha ni Art na nagulat siya pero pilit niyang tinago ang sayas at kaba niya. Noong nasa loob na kami ay hinarap ko si Art at hinawakan ang pareho niyang kamay. Art, sa araw na ito tutuparin ko na ang Christmas wish mo. Talaga? Teka, seryoso ka ba? Tumango lang ako habang nakangiti sa kanya.
Wala nang bawian yan ha, sabi niya. Sabay hawak sa baba ko para mailapit ang labi ko sa labi niya. Doon nangyari ang unang halik namin ni Art. Habang pasikat na ang araw, na hanggang sa ngayon ay walang makapapantay sa tamis at sarap. Masaya ang Pasko na yon, mga kabarangay. Dahil sa wakas ay may kasama na akong special someone sa buhay ko, si Art. Hindi man kami sabay na nag-noche buena noon dahil nasa kamag-anak siya, ay nagkasama naman kami noong mismong December 25. Maaga pa lang ay tinawagan na niya ako. Merry Christmas, baby. May surprise ako sa'yo. Sunduin kita dyan, ha? Mga 1 hour lang, makakarating na ako. Art, baby, teka, saan ba tayo? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil binaba na niya ang telepono. Saan naman kaya kami pupunta ng baby ko? May pamisteryosong effect pa siya. Naging excited ako at curious lalo na sa inihandang Christmas surprise ni Art sa akin. Wala pang isang oras ay sinundo na ako ni Art. Umasta itong parang magikero at nagsabi ng tada habang may hawak na 2 tiket sa kamay niya. Ano to? Kinuha ko ang tiket at nakita ko kung para saan ito. Wow! MMFF tickets! Natatandaan mo ba yung binanggit ko dati na hilig ko to kapag Pasko? Oo naman, baby. Lahat na sinasabi mo tinatandaan ko kaya ayan, naisipan kong isurprise ka. Niyakap ko ng mahigpit si Art. Thank you, baby, ha, ang sweet mo talaga. Magkahawak kamay kami buong biyahe papunta sa mall at kahit nasa sine ay hindi ko binitawan ang kamay ni Art. Enjoy na enjoy ako sa date naming yon kahit na simple lang dahil ang mahalaga para sa akin ay ang effort at pagiging thoughtful ng boyfriend ko. Boyfriend, hindi pa rin ako makapaniwalang yun na nga si Art sa buhay ko. Para bang mas maliwanag ang bawat araw, mas masaya ang bawat sandali ngayong si Art ay boyfriend ko na. December 5, 2011, ilang araw na lang bago magpasko, excited na ako maglagay ng dekorasyon sa bahay bilang second Christmas na namin ni Art at una bilang kami. Nagsama na rin kami sa bahay ko kaya napag-usapan naming magkaroon ng Christmas decor para naman lalong maging special ang pagdiriwang namin. Yun nga lang ay naging masyado ng abala lately si Art sa trabaho niya kaya medyo nalulungkot ako. Pero di bale, naiintindihan ko naman na kailangan niyang gawin yon ang kanyang mga responsibilidad. Pero sa gabing iyon ay nakaschedule kaming maglagay ng dekorasyon sa bahay. 2 linggo nang napopospone yon dahil lagi namang busy si Art. Kapag nasa bahay naman ay lagi lang siyang nagpapahinga dahil kailangan niyang mag-recharge. Pero noong umaga ng December 5 ay sinabi ko kay Art bago siya umalis. O mamayang gabi ha, huwag mo nang kalimutan na dapat maaga kang uuwi dahil tutulungan mo ako mag-ayos ng Christmas tree. Sige, yun lang ang sinagot sa akin ni Art tapos ay humigop na siya ng kape. Tumayo na siya mula sa mesa at nagpaalam sa pamamagitan ng paghalik sa noo ko. Ang tahimik niya nitong mga nakaraang linggo. Hindi na nga siya masyado nagkukwento tungkol sa mga nangyayari sa araw niya. Samantalang dati, ultimo nangyari sa jeep ay excited pa siyang ikwento sa akin pagka uwi niya sa bahay. Ngayon ay parang matamlay at walang gana si Art. Kawawa naman ang baby ko. Siguro ay pagod na sa kanyang trabaho kaya medyo nagbago ang disposisyon niya. Hindi bale, magbabakasyon na. Sa linggo ng Pasko at New Year ay magli-leave daw siya para makapagpahinga naman. Konting hintay na lang at baka makapag-out of town pa kami para maibsa naman ang stress na nararanasan ng baby ko. Excited ako magluto ng miswa na may kasamang patola at piniritong galunggong para sa hapunan. Dahil yon ang paborito ni Art. Gusto ko kasi na pagdating niya ay kakain na kami agad para makapag-umpisa na ng pagdedekorasyon pagkatapos ng dinner. Sigurado akong matutuwa si Art nito. Lagi niyang request sa akin ang mga ulam na yon at masosurpresa siya kapag nakita niyang yon ang mga hinihanda ko kahit na hindi naman niya hiniling sa akin. Naglagay na rin ako ng mga pinggan, kutsara at baso sa lamesa at pagkatapos ay pumunta ako sa isang maliit na kwarto na ginawa naming bodega. Nandoon ang lumang Christmas tree ng pamilya namin. Matagal na yon pero maayos ang itsura. Ang mga Christmas balls sa isang kahon nakatago.
kasama na rin ang mga star na panlagay sa tuktok ng puno. Pinunasan ko ang isa-isa ang mga palamuti habang nanonood ng TV sa salas. Sabik na naghihintay kay Art ang mga Christmas lights. Tinesting ko na rin at gumagana naman at wala ng problema. May mga nakita pa nga akong lumang parol na maayos pa naman, kaya nilabas ko na rin para mailagay sa labas ng bahay. Alas 7 na nang matapos kong linisin ang mga dekorasyon pero wala pa rin si Art. Malamang ay na traffic lang pagpapalagay ko. Pasko kasi kaya busy sa daan. Pero noong alas 8 na at wala pa rin siya, sinubukan ko na siyang tawagan. Yun nga lang ay hindi makontak ang cellphone niya at wala na rin namang sumasagot sa landline ng office niya. Nagumpisa na akong mag-alala kung nasaan si baby. Pinilit kong wag nang papasukin sa utak ko ang mga ideyang naiisip ko dahil hindi maganda ang mga ito. Sana okay lang siya. Nasaan na kaya si Art? Inaabot ako ng antok mga bandang alas 12 ng hating gabi, kaya kahit na nag-aalala ako kay Art ay nakatulog ako sa sofa. Naramdaman ko na lang na may tumapik sa braso ko kaya ako nagising. Nakita ko ang mukha ni Art at ang orasan na nagsasabing alas 3 na ng madaling araw. Bukas pa rin ang TV at naaamoy ko na ang amoy alak sa boyfriend ko. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Antok na pagtatanong ko. Nag-imbita kasi yung boss namin na mag-inuman. Biglaan lang, na empty bat ako. Matulog na tayo sa kwarto. Matipid niyang sagot. Sa sobrang antok ko ay agad akong nakatulog paghiga namin sa kama. Pero kahit tulog ako ay may gumugulo pa rin sa isipan ko. Ang nangyari na parabang isang panaginip lang. Bakit hindi man lang siya humanap ng paraan para sabihan ako? Hindi na nga niya tinupad ang pangako niya. Hinayaan pa niya ako mag-alala ng sobra. Ngayon lang ginawa sa akin ni Art ito. Ang ganitong klaseng bagay sa akin. Hindi man lang siya nagsorry sa akin pagkarating niya ng bahay at parabang wala siyang pakialam kung anong iniisip at mararamdaman ko. Sa pagkakatulog ko ay naramdaman ko ang mga mainit na luhang unti-unting tumutulo mula sa aking mga mata. Sana alam ko kung anong nangyayari kay Art. Kung anong nangyayari sa aming dalawa. Mag-isa lamang ako sa bahay dahil may lakad si Art at ako naman ay nag-leave muna dahil nilalagnat. Siguro ang stress nitong mga nakaraang linggo ang nagpapababa ng resistensya ko kaya ganon. Hiniling ko kay Art na samahan niya ako. Sige na Art, dito ko na lang muna sa bahay para maalagaan mo ko, paglalambing ko sa kanya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Pasensya na ha. Hindi naman ako basta-basta makakatanggi sa lakad na to eh. Nagpapasama yung boss ko, may meeting ng kaming venue ng Christmas party. Malamig niyang sagot sa akin. Hindi ko naman inaasahan na magsasabi siya ng oo sa request ko. Suklian lang niya ako ng paglalambing ay ayos na sa akin. Pero imbis na maging sweet ay parang nairita pa siya sa hiniling ko. Hindi ko lang siya pinilit at hinayaan ko na lang siyang umalis. Pagkatapos kong makatulog ulit ay nagpa siya akong bumaba para makakuha ng makakain. Pero dahil medyo hilo pa ako ay bigla akong nawala sa balanse sa may hagdanan. At naghanap ako ng makakapitan pero huli na ang lahat. Nadulas ako at nahulog sa pang-apat na steps. Hindi ko na maalala kung gaano kalayo kasi napakabilis ng mga pangyayari. Noong nakarating ako sa baba ay doon ko naramdaman ang sakit sa tuhod ko at paa ko, kaya dahan-dahan lang ako sa pagtayo para kunin ang cellphone ko. Tinawagan ko kaagad si Art. Art, nadulas ako sa hagdan. Kailangan kong pumunta ng ospital. Umuwi ka na please. Imbis na pag-aalala ay pagmamadali ang tono sa boses ni Art. Ah, sige, gagawa ako ng paraan. Lumipas ang 30 minutes bago ako nakarinig ng katok sa pinto at nang buksan ko ay inaasahan kong si Art ang makikita ko. Art, sabi ko. Pero hindi si Art ang nakatayo doon. Ang office mate niyang si Randy ang nasa pintuan. Christine, okay ka lang ba? May bakas pa ang boses niya ng pag-aalala kesa kay Art. Sandali, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pinadala ako ni Art dito kasi may meeting siya eh. Hindi siya makaalis ng opisina. Halika na, punta tayo sa ospital. At inalalayan niya ako. Sa buong biyahe ay wala akong ibang maisip kundi si Art at ang kamanhiran niya. Na-aksidente na nga ako pero hindi pa rin siya nakaisip na magpakita.
Buti pa ang ibang tao ay may malasakit sa akin samantalang siya ay wala. Habang nakadungaw ako sa bintana ng taxi ay tumutulo ang luha ko. Naagad ko namang pinunasan ang kamay ko para hindi makita ni Randy. December 24, 2011. Magno-Noche Buena na, kaya kahit medyo iika-ika ang lakad ko ay pilit kong inihanda ang mga pagkaing pagsasaluhan namin ni Art. Hapon pa lang ay abala na ako sa pagluluto para sa gabi ay kaunti na lang ang lulutuin ko. Si Art naman ay nasa salas lang at nanonood ng TV at hindi ako masyadong kinakausap. Busy yata siya eh. Hinayaan ko siya sa sarili niyang mundo. Habang gumagawa ako ng spaghetti sauce ay natatanaw ko siya mula sa kusina. Ibang iba na si Art sa nakilala ko noon. Parang nawala ang sigla sa mga mata niya. Kapag tinitingnan niya ako ay wala na ang dating kislap na nakikita ko. Hindi ko nakilala ang baby ko dahil nagbago na siya at hindi ko alam kung bakit. May nagawa ba akong masama? May pagkukulang ba ako sa kanya? Masaklap na hindi ko alam kung bakit nangyayari sa amin to. Bandang alas 10:30 ay tinawag ako ni Art. Christine, alis lang ako ha. May bibili lang ako sa kanto. Sige, okay lang. Ingat. Balik ka kaagad ha. Magno-Noche Buena pa. Sabi ko sa kanya. Christine. Matagal-tagal na rin mula nang tawagin niya akong Christine. Nasanay na kasi kami sa tawagan na baby, kaya noong marinig ko yung sinabi niya ay nahuli agad ang tenga ko. Kakaiba at hindi ako sanay. Natapos na ako sa paghahanda ng pagkain kaya naligo na ako at nagbihes para makapaghanda para sa Noche Buena. Hinihintay ko na lang sa sala si Art para pagkarating niya ay matulungan niya akong maghain. Dumating ang alas 11:30, wala pa rin akong nakikitang Art. Text ako ng text sa kanya pero hindi naman siya nagre-reply. Sinubukan ko siyang tawagan pero out of coverage area ang telepono niya. Nag-alala ako ng sobra dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Pero wag naman sana ngayon, hindi ba? Pasko at napaka-espesyal ang okasyon. Kapag sinira niya ito ay hindi ko alam kung anong pwede niyang idahilan sa akin at kung maiintindihan at mapagpapasensyahan ko pa siya. Hindi na pag-aalala ang nasa puso ko kundi inis dahil mukhang mauulit naman ang nangyari sa aming dati. Pero sa kabilang dako ay gusto ko rin magkaroon ng kaunting pag-asa at mag-iwan ng kaperanggot na tiwala para kay Art. May ilang minuto pa naman at baka dumating na siya. Baka naman talagang nagka-aberya lang siya kaya wala pa siya sa bahay. Pero ang katiting na tiwala at pag-asa ay parang apoy ng kandila na bigla na lang hinipan nang dumating ang alas 12 ng hating gabi. Nakaupo ako sa lamesang punong-puno ng hamon, spaghetti, fruit salad at tinapay. Narinig ko na mga kapitbahay na nagkakantahan at kumukuti-kutita pa mga ilaw ng Christmas lights sa Christmas tree namin. Nakakaawa ako. Yun ang pumasok sa aking isipan. Kung may makakakita lang sa mukha ko, mukha akong kawawa. Nag-iisa sa harapan ng mga putahe na wala namang ibang kakain kundi ako lamang. Hindi ko alam kung bakit pero parang robot akong tumayo at lumakad papunta sa Christmas tree. Tinitigan ang mga ilaw at nawala ang kislap ng mga ito nang mag-umpisa na akong umiyak. Unti-unting nalabo ang aking paningin. Pinagkatanggal ko at pinagkatapon ang mga pula at gintong Christmas balls at tumalbog ang mga ito sa sahig. Hinila ko ang Christmas lights hanggang sa magtanggal ang pagkakasaksak at namatay ang kinang nila. Wala na akong nagawa kundi ang humagalhak sa sahig at umiyak ng umiyak hanggang sa wala na akong mailuha pa. Sa sobrang pag-iyak ko ay doon na ako nakatulog sa paanan ng Christmas tree. Luhaan ang mga mata at duguan ang puso. Huling araw ng Nobyembre, bukas Disyembre na. Papalapit na ng papalapit ang Pasko. Hindi pa rin ako lubusang makalimot sa mga nangyari sa akin sa tuwing darating ang okasyon na ito dahil maraming mga magaganda at mapapait na alaalang nakatali rito. Kahit nga sa ordinaryong araw ay nararamdaman ko pa rin ang kirod sa bawat pagising ko. Walang closure ang lahat sa amin. Napakalupit ni Art at parang literal na naiwan ako ng ganong-ganon na lang. Hindi ba ako naging mabait sa kanya para saktan niya ako ng matindi?
Wala lang basta kanya ang mga pinagsamahan namin para iwanan niya ako ng pinaka malupit na paraan. Pumasok ako sa maliit na kwarto ng silbing bodega namin para kunin ang maleta ko at doon ay nakita ko ang Christmas tree na itinago ko sa sulok. Ang Christmas tree na magmula noong 2011 ay hindi ko na nilabas pa at nilagyan ng dekorasyon. Naalala ko naman ang nangyari sa akin at kay Art. Magmula noong December 24, 2011 kung kailan bigla na lang naglaho si Art sa bahay at sa buhay ko ay nalaman kong unti-unti ang katotohanan. Nung una ay kumuha pa ako ng investigador para hanapin si Art, nagtanong-tanong sa mga kaibigan at katrabaho at kinulit ko rin si Jen dahil baka sakaling may alam siya pero wala talagang nakaalam. Hanggang sa isang araw, March ng 2012 ay tumawag si Jen sa akin dahil may nakuha raw siyang balita tungkol sa dati kong boyfriend. Hello Jen, anong nalaman mo tungkol sa buwisit na yon? Kalma ka lang please, okay? Huminga ka muna ng malalim pagkatapos ay magkukwento na ako. May kaibigan ako na kaibigan din ni Art, kaya tinatanong ko siya kung may balita siya. Nag-ausap daw sila sa telepono noong isang linggo. Nagkwento siya noong December 2011, yung panahon nagkaproblema kayo ni Art at dahil pala yon kay Darling. Para akong tumambling sa narinig kong pangalan. Kay Darling? Oo Christine, si Darling. Late November noong nakuha niya ang number ni Art at kinontak niya ito. Nagmakaawa siyang bumalik si Art sa kanya dahil maayos na raw siya ngayon at hindi na mauulit ang mga nangyari sa kanila. Gusto niya magsimula muli, silang dalawa kasama ng anak nila. Teka Jen, ininterpret ko ang kwento niya. Akala ko ba namatay ang baby nila? Oo namatay nga, yun nga lang noong panahong magkahiwalay sila, buntis pala si Darling at hindi niya sinabi kay Art. Nawala na rin sila ng contact sa isa't isa, ng kanya-kanya. Pero noong November na yon ay bumalik na si Darling sa buhay ni Art. Naiintindihan ko na ngayon. Ngayon ay alam ko na kung bakit naging malamig si Art sa akin. Mas nabigyan ng liwanag ang mga kaganapan noong mga panahong yon. Nagpatuloy si Jen sa kwento niya. Ngayon ang alam ko ay magkasama na ulit sina Darling at Art sa iisang bubong at ang kwento ng kaibigan ko magmula noong December ng taong yon ay sinubukan nilang magsimulang muli ng bagong buhay. Wala na akong mailuha pa sa mga narinig kong yon. Ang pag-iwan sa akin ni Art dahil yon kay Darling. Hindi pa rin pala nawala ang pag-ibig niya para sa babaeng yon. Kahit ano pang ginawa ko para sa kanya ay hindi pa rin matutumbasan ang halaga ni Darling sa puso niya. Nagkwento pa si Jen ng iba pang mga detalye pero parang wala na akong marinig at lumalampas na lang sa tenga ko ang mga salita niya. Nakatingin na lang ako sa mukha niya at sabi nila ang katotohanan na magpapalaya sa akin pero para sa akin ay para akong lalong nakulong sa kalungkutan. Sa katotohanan hindi ako naging sapat para kay Art kailanman. Bitbit ko ang maletang nahalughog sa bodega at pumunta ako sa kwarto. Kinuha ko ang mga nakatiklop na mga damit at sinilid ko ang mga ito. Huling batch ng gamit na lang at matatapos na ako sa pag-iimpake. Bago magpasko ay aalis na ako papunta ng Amerika kung saan makakasama kong muli ang pamilya ko. Kaya sana ay maabutan ko pa ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Sa wakas ay naayos na ang paglipat ko roon kaya kinuha ko na ang pagkakataon. Okay na siguro to. Okay nang magpakalayo-layo para wala na akong maalala tungkol sa mga nakaraan. Pero sa tuwing darating ang Pasko, naaalala ko si Art at ang sakit na binigay niya sa akin nang iwanan niya ako. Ang inyong kabarangay, Christine. Ilang araw na lang mga kapuso at Pasko na. Ano ang alaala mo tungkol sa espesyal na araw na ito? Kung nabahiran man ang kalungkutan ng okasyon na ito sa isang punto ng inyong buhay, isipin mo ang totoong kahulugan ng ating pagdiriwang. At yan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Magpasalamat po tayo sa mga biyayang ating natatanggap, lalong-lalo na ang pagkasilang ng Diyos na inalay ang sarili niya para sa atin. Maraming salamat sa kabarangay natin na si Christine sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento. Kung nais ninyong magpadala ng liham, ipadala sa GMA Network at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. O kaya mag-email sa bls971@yahoo.com or ipadala sa ating Facebook account, Barangay Love Stories.
Sana po'y magkasama tayong muli sa susunod na linggo, mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot. Text Papa Dudot space on ang inyong mensahe at ipadala sa 4627. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako ang inyong Papa Dudot at ito ang Barangay Love Stories.